Hi guys! So, for today, gagawa tayo ng biko. Super sarap na biko, guys. So, meron tayong, nakikita nyo dito, meron tayo dalawang coconut milk. So, yung isa gagamitin natin sa saltik. Ano ba yun, Ben? Latik. And eto gagamitin natin para sa Biko. So, later on, ipapakita ko sa inyo yung processing ng paggawa ng special Jackson recipe na Biko. Okay, guys? So, una, ang gagawin natin, isasain muna natin yung bigas. Yung malagkit. So, depende kung ilang gusto nyong cup. So, kami, guys, siguro gagamit lang kami ng tatlo. I think okay na yon. Kung gusto nyo dadagdag, depende po sa inyo. Yan. So, isasain muna natin. Tapos, later on, yung procedure nun, tudapalo na lang. Kasi, while hinihintay natin magluto yung sinaing, mag-relax muna tayo. Okay? So, ito na yung next natin. So, tapos na tayo dun paghuhugas ng bigas. Nilagyan na natin ng gata, nilagyan na natin ng asin. So, while hinihintay natin yon ang bigas, so, magpapa-init na tayo ng coconut cream. Hindi gata na ano ha, at gagamitin natin yung coconut cream. So, ibuhos natin ang isang boteng coconut cream. Ito na yun guys, na latik. Manual na gagawin natin siya. Hindi na tayo kailangan bumilis. Ito naman, ang sarap, ang bango. Super sarap. Sa paggawa ng latik, dapat ang patient natin napakahaba. So, hintayin lang natin yung kumulo. Ano ba yung tawag, be? Kumulo ng kumulo and then anuhin natin siya para hindi dumikit. Okay? So, yan guys. Nakikita nyo na. Wag na muna natin yan siyang haluin. Hintayin muna natin siyang bumuo. Pag nakita na natin bumuo, saka na natin hahaluin dahil yun na yun ang magiging latik. Latik. Hayaan lang natin yan. Ganyan siya. Pwede mo maangkan. See the difference yung unang pati yun ngayon. Diba? Bumubuo na siya. Itong nakikita nyo sa gilid, yan na yung magiging latik. Huwag lang natin masyadong haluin. Hayaan lang natin siya hanggang lalabas yung kanyang aroma. While waiting natin dito, meron tayo ditong nilagang baboy. Yan. Ang bango na, di ba? So, after million times, so, dito na tayo ngayon yung difference ng kanina pati ngayon. Diba nakikita nyo na yan? Hindi na tayo mag-i-effort na maghalo na maghalo. Usa po siyang maging ganito. Yan na lumalabas na yung kanyang natural oil. And then nagba-brown na siya ng konti. So keep, ano lang natin, keep boiling and boiling and boiling. Hanggang lumabas yung oil niya talaga. And then pag lumabas na talaga yung totaling aroma ng latik, ibig sabihin, we almost there na po, guys. So, later, papakita ko pa rin sa inyo, ano nga ba yung latik? O, diba? Ganito lang, guys, gumawa ng latik. Ang simple-simple lang. O, yan na, guys. O, makikita na natin yung, ano, yung latik niya, nandun na din yung oil. Yan ang fix dyan, guys. Huwag natin masyadong haluin sa unang paglagay natin. Hintayin talaga natin siya magbawas ng magbawas, bumuo at magbabol, and then yan na. Yung brown na yan, papabrown pa talaga natin yan. Diba? Yan. Para hindi siya didikit. And then, yung fire naman, ilo-low fire na natin siya.
pag totally magiging brown na yan, ibig sabihin, okay na. Naamoy ko na po yung amoy ng coconut. Yan, halo ng halo na. Yan. Haluin na natin siya dahan-dahan. Okay. Nag-brown na siya. Low fire na natin talaga. In a bit, ready ng ating latik. Yun na, ready na siya. Oh. Alam nyo guys, lumabas na talaga yung totally aroma ng latik natin. So, ibig sabihin, ready na yon. Yan. O, oh, diba? I-drip natin siya parang walang oil and then itabi natin yung oil niya. Alam mo, usually yung oil nito, kaya ako sa inyo. Yan. Ang ginagamit ko niyan, ano, sa gabi, either sa umaga, kinabukasan na ako naliligo. Binababad ko yung oil. Ang bango and then, ano siya, ang lambot sa buhok. Yan. Ma-oil yung aking ulo. Ito na ang ating latik. See? Lago na camera. Ito na yung latik natin. Yan. So, tikman natin, guys. Ah, mamaya pa para titigas. Mmm. Sarap.